Kumusta mga kasaliksik? Halina't pag-usapan naman natin ang mundo ng mga hayop na napupuno ng mga nakakagulat na pangyari at misteryosong mga bagay. Kaya mula sa mga nilalang na kung tawagin ay kulugo, hanggang sa mga lumilipad na dragon ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakagulat na pangyari sa mundo ng mga hayop. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Kulugo. Teka lang kasaliksik, bago ka mag-isip ng kung ano-ano pa mang mga bagay, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi ang pangkaraniwang mga kulugo na alam mo o alam natin, kundi ito ay isang uri ng hayop na madalas pang ang pinagkakamala ng mga tao na lumilipad na kumot dahil sa kanyang kakaibang itsura at istruktura ng katawan. Ang mga kulugo o tinatawag ding flying lemur ay isang species ng mga mammal na naninirahan sa katimugang bahagi ng Asya. At talaga namang may tuturing ito na isa sa pinakakakaibang nilalang sa ating planeta. At kung titignan mo nga ito mula sa malayuan, ay parabang isa itong nakakatakot na misteryosong nilalang na gumagawa ng kakaibang uri ng tunog na talaga namang hindi natin makikita sa kahit na anong uri ng hayop sa ating planeta. Ngunit kung i-inspeksyonin mo naman ito ng malapitan, ay doon mo mapagtatanto na cute din pala ang mga kulugo. Number 9, Sugatang Elepante. Kung iisipin ay talaga namang kaawa-awa ang kalagayan ng mga hayop sa ating kalikasan. Dahil bukod sa kailangan nilang takasan ng mga natural predator nila, ay kailangan rin nila tayong takasan na mga tao. Katulad na lamang sa nangyari sa kaawa-awang elepante na ito na tila ba minalas. Dahil may kung sino mang walang puso ang nagpaputok sa kanya ng bala sa kanyang noo. Na kung saan, malas at swerte siya sa parehang pagkakataon dahil hindi nga tuluyang tumagos ang bala, kundi ay ni-stuck lamang ito sa loob ng kanyang bungo. Pero talaga namang hindi may tatanggi na patuloy ang pagdurugo ng kanyang sugat. At syempre, hindi naman nila alam kung papaano nila gagamutin ang kanilang mga sarili, lalong-lalo na kapag tinamaan sila ng baril. Kaya naman laking gulat ng marami nang lumapit ang elepante na ito para manghingi ng tulong sa tao at tila ba ipinapakita niya pa ang kanyang sugat sa noo. Kaya naman agad na gumawa ng aksyon ng mga doktor at mabilis na tinanggal ang bala na ito sa bungo ng elepante para muli niya itong makabalik pa sa normal niyang pamumuhay. Number 8, Tumatalon na Buwaya. Kung inaakala mo na tapos na ang mga sorpresa na pwede nating makita sa ating kalikasan, ay sigurado akong ikagugulat mo ang iyong susunod na makikita. Inaakala kasi ng maraming mga tao na ang mga buwaya ay mababaga lamang. Katulad ng mga pagong ay hindi nga nila nagagawang makatakbo. Kaya naman ginagamit lamang daw umano nila ang kanilang mga malalakas na pagkagat para umatake. Pero maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kaya nilang tumakbo na parang isang aso? O pwede pa nga nating maikumpara sa isang leopard? Katulad ng nakikita mo ngayon. Kaya naman, sa susunod na makakapunta ka sa zoo ay sisiguraduhin mo na huwag basta-bastang asarin ang ganitong uri ng mga hayop. Dahil kung inaakala mo na hindi ka nila kayang habulin ay siguradong nagkakamali ka. Number 7, Ghost Fish. Nakakita ka na ba ng isda na pwedeng-pwede mong makita ang loob ng katawan nito? Well, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang ito isang kathang isip, kundi nagawa nga ng isang diver sa Malta habang nagda-dive siya na makakita ng isang ghost fish na transparent at kitang-kita ang loob ng katawan nito mula sa mga mata nito, sa mga organs, buto, na tila ba ay wala na ngang maitatago ang nilalang na ito sa atin. Kaya naman ayon sa mga eksperto, ang ganitong encuentro daw ay sobrang rare lamang. Kaya naman kung ikaw mismo ang makakita nito ng personal, ay pwede mo nang ituring ang sarili mo bilang maswerteng tao. Number 6, Buhay o Patay na Isda? Ang nakikita mo ngayon ay hindi isang fossil ng nilalang, kundi isang isda na tila ba hindi na nga nagpapakita ng anumang senyales na buhay pa ito. Bukod sa katotohanan na wala na ito sa tubig na natural niyang tirahan, ay tila ba'y nababalot pa ito ng putik sa lupa.
Kaya naman kahit na sino yung mag-iisip na imposibleng buhay pa ang mga nilalang. Pero nang bigyan na nga ito ng tubig ng lalaking kumukuha ng video, tila ba'y nagkaroon ng milagro at biglang bumalik ang buhay ng isda na halos hindi nga paniwalaan ng maraming mga taong nakapanood sa video. Pero ang katotohanan dyan, ang mga isda na ito ay mga Plecostomus catfish na naninirahan sa South America na kung saan ayon sa mga eksperto ay kaya nilang makapag-survive ng halos 20 oras nang walang kahit na anong tubig. Kaya naman naging ganito na nga lamang ang itsura nila sa nakuha ng video. Pero kapag binigyan mo sila ng tubig, ay mabilis naman silang babalik sa kanilang dating anyo. Kung katulad lamang sana natin ng mga isda na ito, sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay, ay siguradong lahat ng problema ay magagawa nating lagpasan. Number 5, malaasong lobo na isda. Ang kinatatakutang mga nilalang na ito sa ilalim ng dagat na mayroong malalaking ulo, malalakas na panga, at mga ngipin na maniwala ka man o sa hindi ay kasing laki ng ngipin ng mga baka ay matatagpuan nga natin na nagtatago sa kailalimang bahagi ng mga kuweba sa ating karagatan. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na mga katangian ay ayaw nga nilang magpakita sa liwanag. At kung makikita mo naman sila sa dilim ay sigurado akong makukumpara mo sila sa iyong nakakatakot na bangungot. Kaya naman masasabi nating totoo nga ang mga halimaw. Pero gaano nga ba kalakas ang panga ng mga nilalang na ito? Well, tignan mo na lamang ang video na ito kung saan ay napakadali at napakalakas na kagat ng nilalang ang lata ng isang mangingisda na isang matibay na patunay kung bakit itinuturing sila na asong lobo na isda sa ating karagatan. Number 4, ang pinakamatalinong killer whale. Ang mga killer whale na kalimit ang kinatatakutan hindi lamang ng mga tao kundi ng maraming mga nilalang kahit pa ng mga pating sa ating karagatan ay may tuturing na isa sa pinakamatalinong hayop sa ating mundo. Bukod kasi sa katunayan na kayang-kaya nilang makapag-adapt sa kahit na anong uri ng paligid ng kanilang kinalalagyan, pero maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagagawa din nilang makipagkomunika at maramdaman ang nararamdaman at intention sa kanila ng mga taong nakapaligid sa kanila. Katulad na lamang ng makikitang ginawa ng partikular na killer whale na ito na talaga namang gumulat sa masa kung saan makikitang pinapakain siya ng isda bilang kanyang snack. Pero tila ba ay may ibang plano ang killer whale na ito dahil ginamit nilang ang isda na ito para makakain siya ng mas masarap na hapunan. Dahil imbis na isda ay isang seagull na lumapit sa lugar ang kanyang inatake. Kumbaga, ginamit niya talaga ang kanyang katalinuhan para maging pain ang isda na dapat niyang kakainin upang mas makakain pa siya ng mas masarap at mas malasang merienda. Number 3, kakaibang pagkahuli ng isda. Ang ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga misteryo na maaaring hanggang ngayon nga ay hindi pa nakikita ng maraming mga eksperto. Katulad na lamang ng makikita mo sa video na ito. Napapansin mo ba ang mga isda na iyon na nasa loob ng tila ba transparent na bag? Well, technically ay hindi talaga sila nasa isang bag, kundi natrap sila sa loob ng katawan ng isang jellyfish. Pero kung inaakala mo na nakikisabay lamang sila sa paglangoy, talaga namang nagkakamali ka. Dahil habang lumalangoy ang jellyfish na ito, kasakasama ang mga isda sa loob ng kanyang katawan, ay pasikreto naman siyang naglalabas ng pamatay na lason, na kung saan ay unti-unti nitong dinudurog ang mga isda sa loob ng kanyang katawan, na hindi man lang napagtatanto ng mga isda, na unti-unti na pala silang namamatay. Kaya naman, isa lamang ang leksyon na ating matututunan sa pangyayari na ito. Huwag na huwag tayong maglakbay kasama ang mga estranghero, kahit pa sa ilalim ng katubigan. Number 2, Pterosaur caught on cam. Makikita sa isang video na nakuha na ng hindi matukoy na user ang isang nilalang na marami ang nagsasabi ng ibong lumilipad na ito sa video ay hindi lamang karaniwang mga ibon na ating makikita kundi isa itong buhay na patunay ng mga pterosaur o yung mga nilalang na nabuhay sa ating mundo 228 million years ago na ang nakararaan. Maniniwala ka ba dito?
Dahil kung totoong Terusar ang nakuhanan sa videong ito, ay sobra nitong mababago ang nalalaman natin sa ating kasaysayan, na kung saan kailangang baguhin ng mga siyentipiko ang nauna na nilang nalaman at nasabi tungkol sa kasaysayan natin. Kaya naman maraming mga tao ang hindi maiwasang magtanong, paano kung nabuhay nga ba talaga ang mga Terusar at hindi sila na-extinct, hindi tulad ng inaakala ng marami? Talaga bang nagtatago lamang sila sa ating kagubatan na naghihintay lamang matagpuan? Well, hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot ang katanungang yan. At mukhang matagal-tagal pa na panahon ang ating gugugulin para malaman ang buong katotohanan. Number 1, ang lumilipad na dragon. Paano kung sabihin ko sa iyo na totoo ang mga dragon? Pero hindi naman ganun kalaki ang sukat nila tulad ng ating inaakala. Katulad na lamang ng mga flying dragon lizard na ito, na nagpapatunay na totoo ang mga dragon na inakala natin sa mga pelikula at libro lang natin mababasa. Ang mga Komodo monitors kasi na ito ay ang isa sa mga species ng butiki na kayang lumipad. Sa kabila ng maliit nilang pangangatawan, ay huwag na huwag mo naman silang iismulin. Dahil katulad ng mga dragon ay kayang-kaya nilang lumipad sa himpapawid na para bang pagbuga na lamang ng apoy ang kanilang kinikailangan para may turing na silang totoong dragon. Pero ayon naman sa mga eksperto ay ilang daang taon ang kinailangan ng mga butiki na ito para makapag-evolve, na kung sana hindi naman talaga ito mga pakpak, kundi isa itong malaking parte ng balat para sumuporta sa kanilang smooth na paglipat-lipat sa bawat parte ng mga puno na kanilang tinitirhan. Nagsisilbi nga rin itong malaking tulong sa kanila para matakasan ng mga predator at makahanap ng kanilang makakain. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito, kaya para sa iyo kasaliksik. Alin sa mga nakakagulat na kaganapan na ito sa mundo ng mga hayop ang pinakapumukaw sa iyong atensyon? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. See you in my next video.